Hello Cancer, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Cancer, we have awareness. Ayan. So, look beyond what you see. No? Look beyond what you see. Hindi lang yung kung ano lang yung nakikita ninyo. No? Ang papansinin ninyo or kung ano lang yung nandyan sa harapan ninyo, yun lang ang papansinin ninyo. Also, no, pakinggan nyo din kung ano yung bulong ng iyong intuition, bulong ng iyong gut instinct, yun na bulong ng inyong puso, yung mga ganon. And then also yung mga ano, yung mga nararamdaman din ninyo, no? Don't overlook, no, kung ano man ang mga nararamdaman ninyo, because most of the time, 'di ba, yung ano natin, yung gut instinct natin, 'di ba, that is sending us a sign, that is sending us a signal, 'di ba? Ginagabayan tayo niyan kung ano yung mga ano, yung mga kailangan nating gawin or kung ano yung kailangan nating pag-ingatan, yung mga ganon. Our body, no, our body is giving us a signal. Kaya pati yan, kailangan nating pakinggan, kailangan na maging aware tayo sa mga nararamdaman din natin, no? So let's see what else we have. Bravery. Ayan, explore your inner wild places. Ayan, so maaaring ngayon, ano, may mga sitwasyon dito wherein siguro it's going to bring your bravery, no, come to life. Kumbaga, parang in the past siguro lagi kayong takot, lagi kayong nagsi-self-doubt, lagi kayong nagpo-procrastinate. Maaaring may mga ganong sitwasyon ng iba sa inyo na ganyan, Cancer. And you know what? Parang ano to eh, parang ngayon nyo lang din ito madidiscovery about yourself, na matapang pala kayo, na meron pala kayong lakas ng loob, diba? Yung mga ganon. So that's really beautiful, diba? May bago kayong madidiscovery about yourself. Balance, light and dark. Ayan. So definitely, ang iba sa inyo dito, Cancer, nakakaranas ng imbalance sa sarili ninyo, sa buhay ninyo. Kaya iniimbitahan kayo dito na balansehin ninyo ang sarili ninyo, no? Balansehin ninyo ang mga sitwasyon, yung mga pangyayari sa buhay ninyo. Make sure na lagi ninyong nabibigyan ng oras ang bawat area ng buhay ninyo, no? Para wala kayong maniglect, walang mas lamang ang isang area, no? Because maaring, 'di ba, ang iba sa atin, we're just focused, let's say for example, on working, no? Puro lang work, puro career, yung ganon. And there are other areas of life na maaring nanineglect ninyo, no? Kaya nagkakaroon kayo ng imbalance. So maaring may mga ganon ang ganap dito for some of you. Kaya iniimbitahan kayo dito na balance lang dapat, no? Strength, you know your strength. Ayan. So, feeling ko naman dito, Cancer, alam ninyo yan kung nasaan ang ano ninyo, nasaan ang kalakasan ninyo, no? Kasi normally naman, di ba, alam natin kung ano yung mga weaknesses natin, ano yung mga napanghihinaan tayo ng loob, alam natin kung anong mga pangyayari yan na dyan talaga umuurong yung mga ano natin, di ba, yung mga, alam mo yun, yung parang umuro yung buntot, kumbaga, may kasabihan ganon. So, as well as kung ano yung strength natin, alam din natin yan, di ba? But for others of you, you know, maaring hindi aware ang iba sa inyo sa mga ganyang bagay. Kaya, this message is for you, no? If that's the case. Kasi parang ano to, gusto ng spirit na matutunan ninyo. Ano yung strength ninyo, ano yung weaknesses ninyo, ano yung worst ninyo, no? Magkakasama yon. Parang gusto ng spirit dito na maging aware kayo so that you know where to stand, no? Depende sa kung ano man ang pinagdadaanan ninyong mga sitwasyon. Parang alam ninyo kung saan kayo pipwesto, ano ang maaari ninyong gawin, ano ang kaya ninyong gawin, yung mga ganun ba, no?
So what else for Cancer? We have dance, let your body move. Ayan, let your body move. Kasi maaring super stiff na kayo. You know, yung literal na, yung parang stiff na kayo. Yung parang dahil wala kayong masyadong ginagawa. Siguro, no, na physical activity. Kaya pa naging stiff na ang katawan ninyo, no? So parang physical activity ang hinihingi nito para sa inyo. So you know what? Parang yung balance na to, maybe this is regarding to this physical activity. Maaring walang exercise ng iba sa inyo. Walang exercise, hindi man lang siguro kayo nakakapag meditate na, hindi na siguro kayo nakakapag yoga, no? Kung dati kayong nag-yoga, maaring ngayon hindi na, no? Yung mga ganun ba, no? Kaya allow your body to move, no? Nang sa gayon, 'di ba? Masiyahan ang spirit ninyo, kumbaga, ma-excite, matumaas ang vibration ninyo when our body is moving constantly, no? Our vibration gets high. Kaya nagiging mas ano tayo, mas nagiging masaya, mas excited, mas tumataas ang adrenaline natin, yung ganun. So maybe that is what you need right now, no? Cancer, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light, namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages na ninyo for today. We have serenity. Ayan, be calm. Be calm. So, maaaring ang iba sa inyo dito, Scorpio, medyo siguro nai-stress, yun ang napipick up ko dito. Maaring ang iba sa inyo ay may, you know, parang may confusion, siguro may troubled feelings, no? Maaring may ganong sitwasyon. Kaya inimbitahan kayo dito na kumalma ka, no? Kumalma ka muna, humingang malalim, you know, magano ka muna, deep breathing, no, nang sa ganon, eh, maanong ka, magkaroon ka ng kapayapaan, no, sa nararamdaman ninyo, no, makakatulong yan, yung paghingang malalim, no, nakakatulong yan para kumalma mga senses ninyo, kumalma lahat ng cells sa inyong katawan, and that could help you to feel at least, peace, diba, sa inyong dibdib. So, what else? We have patience. Ayan, patience is a virtue, Scorpio. Lagi natin tatandaan yan, ano? Lagi natin tatandaan na may mga pangyayari sa buhay natin na kailangan nating maghintay, kailangan natin magpasensya, hindi pwedeng ipipilit natin ang gusto natin, hindi pwedeng pupwersahin natin ang mga bagay-bagay, no? May mga sitwasyon na hindi natin pwedeng gawin yan, and maybe that is the case right now. You're being invited here to practice patience. Kahit ano man ang inyong sitwasyon sa ngayon, ano? Kailangan ninyo muna ngayon magpasensya, kailangan natin maghintay, no? May mga, di ba, may kasabihan nga na good things come to those who wait, diba? Kaya mas magandang maghintay, magpasensya tayo, dahil maybe kung ano man ang hinihintay ninyo dito na gusto ninyong mangyari, yan din ay mangyayari, but in God's timing, diba? Hindi nangyayari yung mga bagay-bagay kadalasan, no? According to our timeline, according to our timing, diba? Things happen according to divine order and timing. Kaya maybe that is the case sa inyong sitwasyon sa ngayon. Kaya kahit anong pilit ninyo, kahit anong insist ninyo na mangyari ang gusto ninyo mangyari, it's not going to happen if it's not meant to happen yet. So what we can do now, just have to wait. Now we just have to be patient, and we just have to wait, because it will come. If it's meant for you, no, if it's meant to happen, no, it will come to you. It will happen in divine timing. Okay, so we have happiness, and magiging masaya kayo around this time, Scorpio. You're going to be filled with joy, no? Yung puso ninyo will be filled with joy. Magiging masaya kayo, no? Maaring you're going to ano dito, no? You're going to get what you really want, or what you are waiting for, or maybe you are not getting what you want, but you are getting what you need, di ba? Maaring ganon. Kasi di ba ganon ang
Panginoon kung ano yung kailangan natin, yun ang ibinibigay sa atin. Kung ano ang best para sa atin, yun ang binibigay sa atin. Kaya minsan, diba, kahit pinipilit natin na ito yung gusto kong mangyari, pero if it's not meant for you, hindi yun ang nangyayari. Pero kung ano ang binibigay sa iyo, diba, more than pa doon sa kung ano yung gusto mo, more than pa, mas maganda pa kaysa doon sa ine-expect mo. Hindi ba? Maaring ganun ang mangyayari dito sa inyo, Scorpio. Ibibigay sa inyo ang mas higit pa doon sa gusto ninyong mangyari. Kaya mas overflowing ang saya na mararamdaman ng iba sa inyo, Scorpio. We have courage. Ayan, you may need dito to activate your courage, no? Para harapin ang mga conflicts ninyo, no? Maaring meron kayo ditong conflict with another person, maaring may hindi kayo kabate, may siguro may hindi nag-agree dito sa inyo, maaring ganoon. And you may need your courage dito, activate your courage nang sa gayon maharap ninyo ang kung ano man ang sitwasyon na to, no? Ma-deal with ninyo ito ng mas maayos, no? Yung ganoon. So we also have rhythm. Ayan, tune in to the natural rhythm of life. Ayan. So parang ano to eh, parang sumunod kayo sa agos ng buhay, 'di ba? Kung ano yung kung saan kayo dadalhin ang agos ng buhay, doon tayo, no? Yung parang ganoon. Parang let's just surrender to the natural ebb and flow of life, no? Yung ganoon, instead na yung gusto natin, ang ipilit natin, ang ipilit, even if wala namang sign talaga na mangyayari kung ano ang pinipilit natin, you know, parang ginagawa pa rin natin. But instead of doing that, no, let's just surrender to God, surrender to the natural ebb and flow of life, no, yung ganon ang sagayon, mas maging maayos ang lahat, mas maging smooth sailing ang lahat, no? So makinig tayo, pakinggan natin kung ano ang gabay ng divine universe, because it will always lead us to where we need to be, no? Sumunod tayo sa agos ng buhay, kung saan tayo dalhin yan, make sure na sumusunod tayo. Kaya make sure na nakikinig tayo sa bulong sa atin, ano? So good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. We have patience. Ayan, patience. Through the darkness to the light. Ayan. So, siguro may mga inaasahan kayo dito. May mga, you're working on something dito, no? Matagal na ninyo to sigurong ginawa or ginagawa, pinag-e-effortan, but maybe nothing is happening yet, no? Kaya iniibitahan kayo dito na konting pasensya pa, no, Pisces? Kasi parang it's still in the works. Kung ano yung gusto ninyong mangyari, maaring kung yan ay para talaga sa inyo, maybe it's still in the works. Kaya hindi pa nangyayari. Lalahanin natin na lahat ng bagay nangyayari in divine timing, di ba? Kung hindi pa nangyayari mga gusto ninyo, if it's meant for you, if it's part of your divine plan, maaring it's still in the works, di ba? It's still in the works. And divine timing comes at a perfect time, no? Lalahanin natin lagi yan na it comes in the on the perfect time na kailangan ng mangyari ang mga dapat mangyari, no? It's never late, it's never early, no? Talagang dadating at dadating yan sa tamang oras, no? Kaya ngayon, no, maaring kailangan nyo muna talaga na magpasensya pa. Magpasensya pa because the divine universe is still working on it, no? We have rhythm. Ayan, tune in to the natural rhythm of life. Ayan, so ano tayo? No, parang ano pipick up ko dito? Makinig tayo. Makinig tayo sa gabay, no? Maaring meron ditong mga intuitive messages na pinapadala sa inyo ang divine universe to guide you on what you're going to do next, no? Pakinggan niyo 'yan, no? Pakinggan niyo dahil may mga mahahalagang impormasyon na kailangan kayong malaman at this time, and that is going to lead you to where you need to be, what you need to do, no? Maaring 'yon ang magiging susi, no? Ito yung magiging susi para makarating kayo doon sa kung ano man ang inyong hinihintay. So we also have in nature, connect
with nature. Ayan. So, most likely, iba sa inyo naman dito, Pisces, matagal na siguro kayong hindi nakakapag-spend time with nature. Siguro, lagi kayong nasa loob lang ng bahay, or maybe bahay, mall, or bahay, or wherever, but never siguro kayo nakapag-spend kayo ng time na medyo matagal-tagal din with nature, no? So, maaaring ganun ang ganap dito for some of you, kaya iniimbitahan din kayo dito, no? Na mag-connect kayo with nature, no? Mag-observe kayo ng mga elements ng nature, kasi maybe din, no? May mga messages kayo na mag-pick up dyan. May mga mensahe ang divine universe sa inyo na idadaan through nature spirits. Maaring ganon din ang sitwasyon dito for some of you. Pisces, we have transformation. Be open to change. There is a change coming up. No, may shift dito na mangyayari sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, and you're being invited here na maging bukas kayo para sa mga pagbabago, no? Maaaring yung mga pagbabagong ito is kumbaga long overdue na, no, na mga changes, kaya it has to happen at this time, kaya iniimbitahan kayo dito na maging bukas lang kayo sa mga pagbabago, maging bukas kayo sa mga changes na maaaring mangyari sa buhay ninyo. Wag ninyong kontrahin, no, wag na ninyong i-resist ang mga pagbabagong yan, because it has to happen, no. So what else? We have direction. Where are you heading? Ayan, Pisces, where are you heading? Maybe this is the question that you need to ask yourself. Where are you heading? Where do you want to go? Ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay ninyo? Ano yung inaasahan ninyo, or ano yung ine-envision ninyo na sitwasyon ninyo sa buhay, no? In what, no? In like in 6 months, in a year or so, 'di ba? Maaring ganun. So, ano pick up ko dito, Pisces, now is the time for you to make sure kung ano talaga ang gusto ninyo. What you really want in life. Ano yung heart's desires ninyo? Ano yung mga goals ninyo, no? So, parang panang sa gayon, ano, 'di ba? Malalaman ninyo ano yung path na tatahakin ninyo sa ngayon. If you know kung ano talaga yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, no? Parang it's time for you to reevaluate and reassess, no? And revisit, kumbaga, yung mga goals ninyo, yung mga dreams ninyo, yung mga ganon. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.